Sa gitna ng pandemya, mas gusto pa rin daw ng ilang magulang na ituloy ang online classes para sa kaligtasan ng kanilang mga anak. Kung itutuloy man daw ang face-to-face classes, may panawagan naman ang mga guro. Tinutukan niya ni Von Aquino. Kung si Bernadette Sarson na ang tatanungin, mas gusto raw niyang mag face-to-face classes na ang kanyang tatlong anak na nasa grade school. Kasi pag yung dito po kasi sila sa bahay, hindi mo naman sigurado kung ginagawa nila yung module nila. Nagtitinda ako, hindi ko sila nakikita. Gusto mo bang pumasok ka na sa school? Apa. Ano bang meron sa school? Bakit mas gusto mo sa school ka na lang kesa sa bahay ka? Nababoring ba sa bahay? Para naman kay J.R. Escobar na may grade 2 pupil ding anak, mas maiging online classes na lang muna. Kasi mas importante yung kaligtasan ng mga bata. Gusto mo na ba bumalik sa school na mag-aral? O okay lang sa'yo na sa bahay ka lang? Sa bahay lang. Bakit gusto mo sa bahay? Para po makasama po ang mga pamilya ko. Sabi ng Department of Education, sakaling maaprubahan ang limited face-to-face classes, wala naman daw pilitan. Kung ang pakiramdam niya ay mayroon pang risk, mapanganib ang paglabas ng bahay ng mga anak, ipagpapatuloy po kung ano man yung distance learning delivery modality na ginagawa. Gagawin din daw ang pilot test sa mga lugar na very low ang risk ng COVID-19 transmission. Ire-require din daw ng DepEd na magkaroon ng kasunduan ng mga magulang, principal ng paaralan at local government units pagdating sa guidelines ng limited face-to-face classes. Hindi ulit one size fits all ang ibibigay natin. So, kung sino magde-decide kung how frequent, ilan yung nandun, basta hindi so sobra dun sa sasabihin namin. Priority din daw mga nasa senior high school, lalo na mga tech vocational learners na nangangailangan na magsanay sa equipment na nasa mga paaralan at mas anilay matured na sa pagsunod sa health protocols. Para naman sa Teachers Dignity Coalition. Sana, kung gusto natin gawin ito, isabay natin yung pagtitiyak sa kaligtasan ng mga bata at kaligtasan din ng mga guro. Na kung sakaling may mangyayari at di inaasahan, sino ang mananagot? Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras.